Hello guys! Welcome again to our YouTube channel. In this episode, gusto kong ibahagi sa inyo ang aking mga ni-research, mga natutunan at iba't ibang mga nalalaman tungkol sa isang napaka-importanting santo na pinagdiriwang natin kahapon ng kanyang kapiestahan or kanyang feast day. Ito ay walang iba kundi si Saint Joseph. Ibabahagi ko sa inyo ang iba't ibang mga puntos o mga points about this person na tinatawag nating the silent saint in the Bible. According to theologians, si Saint Joseph ay tinaguri ang terror of the devil. Kasi kapag nandyan siya, tumatakbo or tumataliwa o kumakawala ang mga demonyo, umaalis ang mga demonyo sapagkat natatakot sila kay Saint Joseph, knowing that Saint Joseph has been given that privilege to be chosen as the father, the foster father, to be exact, of no less than the second person of the Holy Trinity, who is Jesus Christ. Saint Joseph is also considered as the protector of the Holy Family. And I will be sharing with you some points that hopefully will help you know better about Saint Joseph, even if we have to accept that konti lang ang mga sinabi niya o halos wala nga siyang sinabi sa Biblia at konti lang ang mga nabanggit na mga episodes ng buhay ni Jesus Christ na kasama si Saint Joseph. Ang salitang Joseph ay galing sa Hebrew na ang ibig sabihin ay to increase, because Jesus Christ, who is entrusted to His care, has to increase. And it was through Joseph and of course the Blessed Virgin Mary that Jesus eventually grew or increased in grace and in wisdom. Kung makikita natin, si Saint Joseph din ay binigyan ng maraming mga grasya ng Panginoon para nga siya ay mapili bilang isang foster father. In fact, noong 1870, si Pope Pius IX ay idiniklara si Saint Joseph bilang patron ng Universal Catholic Church. At noong 15th century lamang, noong siya ay binigyan ng pwesto sa simbahan para nga maging magkaroon ng debosyon dito kay Señor San Jose. Ayon sa maraming mga theologians, particularly si Saint Francis de Sales, sila Suarez, pinagdidebatehan nila kung si Saint Joseph ba nung pinakasal siya kay Mama Mary, nung siya ay maging asawa ni Mama Mary at maging foster father ni Jesus, siya ba isang kinukonsider traditionally, yung unang part ay isa siyang widow na old man na at nagkaroon siya ng maraming mga anak na masasabi natin mga kapatid ni Jesus Christ sa ibang asawa niya and that not a Mama Mary, or yung isa pang traditionally na pinopropose naman na si Joseph or si Saint Joseph ay isang binata na siguro nung pinakasalan niya si Mama Mary ay around 30 years old siya. At ayon sa aking mga nabasa mga theologians, they are more inclined to believe that Saint Joseph is actually a young man of 30 years old, more or less, when he actually get married to Mama Mary and became the foster father of Saint Joseph. In fact, makikita natin sa mga tradisyon na ang baston o kahoy na hawak ni Saint Joseph na yung kanyang damit ay color yellow at saka green, masasabi natin na yung kahoy na yon ay namulaklak ng lily, at ang lily na yon ay nagsisimbolize ng purity sapagkat si Jesus as si Saint Joseph ay kinukonsider ng maraming mga theologians na like Mama Mary is also pure and virgin. So Saint Joseph is inclined to be believed to be a virgin like that of the Blessed Virgin Mary when he married
the Blessed Virgin Mary and became the foster father of Saint Joseph. At ang isa pang gusto kong sabihin, si Saint Joseph din ay isang santo na madaling lapitan. He is silent but quick to respond. In fact, according to Saint Teresa of Avila, wala daw siyang hiniling kay Saint Joseph na dasal na hindi binibigay agad ni Saint Joseph ng dalidalian. Kahit silent si Saint Joseph at saka quiet, pero very quick at saka madali siyang magbigay ng anumang hilingin in his intercession. Kaya dapat magkaroon tayo ng debosyon at lagi tayo magdadasal sa tulong ni Saint Joseph. Anumang hilingin natin kay Jesus Christ ay ibibigay yun, sapagkat Saint Joseph is very close to the heart of no less than Jesus Christ. Sa pagpapatuloy natin tungkol sa buhay ni Saint Joseph, sabi ng mga theologians, particularly ang nangunguna dito ay si Saint Francis de Sales, sila Suarez, na si Saint Joseph nung 3 years old siya hanggang 15 years old ay kinonsecrate siya ng kanyang mga magulang na mag-serve doon sa synagogue. At kung makikita natin bilang isang tao na nagsilbi sa Diyos doon sa sinagoga, talagang makikita natin na from the very start, from the very onset of his life, he has already been prepared for that great and mysterious plan of God who will be making Saint Joseph to be the foster father of his beloved son Jesus Christ and to be the husband of the Blessed Virgin Mary. May mga nagsasabi na si Saint Joseph daw at saka si Mama Mary ay hindi ikinasal, at ito ay isang maling teolohiya, because traditionally, ayon kay Saint Thomas Aquinas, meron siyang 12 reasons na magpapatunay na si Mama Mary at saka si Jesus Christ ay ikinasal. Mali ang pagsasabi na si Mama Mary ang modelo ng mga unwed mothers, because if that is the case, Jesus Christ will turn out to be a bastard or an illegitimate child. So si Joseph at saka si Mama Mary ay talagang ikinasal, at alam nila mulat sa pool that they are open to the plan of God that will make Mama Mary as the bearer of no less than the second person of the Holy Trinity, who is Jesus Christ. So sa simulat sa Paul, mula nang tinanggap ni Saint Joseph ang role ng kanyang pagiging isang foster father sa pamamagitan ng dream, doon kakalasan na sana niya si Mama Mary para hindi naman mapahiya ang babae na to na hindi siya ang ama ng biologically ng kanyang dinadala, ay sinabi ni God na ang dinadala ni Mama Mary ay sa pamamagitan nga ng power or kapangyarihan ng Espiritu Santo, at walang iba kundi si Saint Joseph ang pinagkalooban ng karapatan para maging foster father. At ang grasya na yun ay tinanggap ng buo ni Saint Joseph. At bilang isang foster father at saka isang asawa ni Mama Mary, lumaki si Jesus Christ in grace and in wisdom sa kanilang poder. Mayroon ding mga pananaw o mga natutunan ako tungkol kay Saint Joseph sa kanyang pagiging isang karpintero. Kung makikita natin, si Jesus Christ ay lumaki sa Nazareth sapagkat doon ang talagang birthplace or kung saan lumaki si Saint Joseph, at doon dinala niya si Mama Mary at saka si Jesus Christ. At ang pagiging isang karpintero ay hindi mo masasabing yung mga nagagawa lamang ng bahay o ng kahoy, kundi ang na pag-aralan ko sa mga theologians na aking mga nabasa noon at napag-aralan sa klase, ang salitang carpenter na may apply natin kay Saint Joseph ay galing sa salitang Greek na tekton. Ano nga ba ang tekton? Ang tekton ay isang
marunong sa craft, hindi lamang sa kahoy, kundi marunong din siya sa metal, marunong siya sa iba pang mga aspeto na ginagawa ng mga eksperto sa pagka-come out ng mga furnitures, ng mga buildings, ng mga iba-iba pang mga produkto ng kamay. At kung makikita natin ang lugar kung saan lumaki si Jesus Christ kasama ni St. Joseph at saka si Mama Mary ay 65 kilometers lamang mula sa Jerusalem at malapit dito sa Nazareth, ang tinatawag na lugar ng mga mayayaman, ang pangalan nito ay Sepphoris. At saka yung Sepphoris na yon ay masasabi natin na lugar daw din yon according to the theologians ng mga magulang ni Mama Mary na sina Saint Elizabeth, I mean sina Saint Joachim at saka si Saint Anne. In fact, may mga theologians na nagsasabi na si Saint Joseph ay kumukuha ng mga iba't ibang mga trabaho doon sa Sepphoris na to na masasabi nating pinagsilbihan niya ng maraming taon para mabuhay niya si Mama Mary at saka si Jesus Christ. At naturuan din si Jesus Christ ng craft ng kanyang ama ng pagiging isang karpintero. So, ang word na technology, architecture, ay galing sa salitang tekton na malawak ang pagkaka-define kung kumpara natin doon sa simpleng pagkakaintindi natin sa trabaho ng isang karpintero. So, more than an ordinary carpenter, the work of St. Joseph, according to these theologians, is more of a tecton or an artisan for that matter. Ang isa pang gusto kong ibahagi ay yung aspeto naman na si St. Joseph nga ay masasabi nating katulad ni Mama Mary ay inassume body and soul papuntang langit ni Jesus Christ. In fact, wala kang makikitang isang relic na pagmamay-ari ni St. Joseph. Kasi according to St. Francis de Sales, ang pagkaka-assume ni Jesus ni St. Joseph papuntang langit ay nung ma-resurrect si Jesus Christ. In fact, nakasulat sa New Testament na nung nag-resurrect si Jesus Christ at na punit ang mga tela doon sa sinagoga o doon sa kung saan nandoon ang mga parte ng na pinag-aanuhan ng mga Jews, masasabi natin na si St. Joseph din ay kasama doon sa mga nabuhay muli ng mga santo at pumasok sa langit kasama ni Jesus Christ. At panghuli naman ay gusto kong ibahagi din yung tinatawag na deprecation of saints. Mayroon ding naging isang kaugalian noon na masasabi natin dapat hindi natin ginagawa ang paglilibing ng mga santo sa likod ng bahay nila, at ang mga santo na to ay nalagyan ng bag o kaya ay nilalagay sa cabinet, at sinasabi ng mga santo, ng mga naglalagay nito na if you will not do or if you will not grant my petition, for example, to get a house or to have a car or to get a wife or whatever they like, you will remain in that cabinet or in that bag. Deprecating St. Joseph or deprecation of St. Joseph is a no-no for us Catholics. Ang pinakapanghuli ay masasabi ko rin na si St. Joseph ay karamihan sa mga nagsasabi ay wala ngang nabanggit na salita sa Biblia, sa New Testament. Totoo yun, pero mayroong isang theologian na nagsabi na kung mayroong mga isang salita na nabanggit si St. Joseph, yun lang yung episode na sinircumcise si Jesus Christ, sapagka traditionally, ang tinatanungan kung ano ang pangalan ng anak na sinircumcise ay usually ang ama. And most factually, si Jesus ay ang sinabi ni St. Joseph na magiging pangalan ng kanilang anak na sinircumcised.
na nakasama noon si Mama Mary. So, yun lamang ang salita na nabanggit ni St. Joseph sa Bible, kung mayroon mang isang salita na ating masasabi na may nabanggit si St. Joseph. At panghuli, si St. Joseph din ay namatay at the hand of Jesus Christ with Mama Mary. Kaya si St. Joseph ang masasabi nating patron of a happy and peaceful death. Kaya dapat din natin siyang maging isang halimbawa sa isang masaya at matahimik na kamatayan. So, sa piyestang ito ni St. Joseph, although ang March 19 is actually the death of St. Joseph, at saka gusto ko rin sabihin na ang piyesta ng aming town na Barugulete ay si St. Joseph din, gusto kong magbigay pugay sa kaunting sharing na to na aking ibinahagi, at sana po ay may natutunan kayo. St. Joseph, may pray for us. Have a nice day.